Baguio City nakahanda sa pagdagsa ng mga turista na susulitin ang mahabang bakasyon sa susunod na linggo. Mga otoridad, may paalala naman sa mga bibisita sa kanilang lungsod. Ang sentro ng balita mula kay Dante Gittu ng PTV Cordillera. Sa magkasunod na long weekend, saan mo ba gustong magpalamig? Ang top destination ng karamihan, syempre, sa Baguio City. Ilan sa bagong atraksyon na mapupuntahan ng Dancing Fountain sa Wright Park. Dahil nalalapit na ang Pasko, may enjoy rin ang World of Fun themed Christmas Village ng natatanging 5-star mountain resort sa bansa. Binuksan na rin ang Snowy Christmas Village ng pinakamalaking mall sa lungsod. Higit 100,000 turista ang inaasahang aakyat ng Baguio sa long weekend. Kaya naman, naghahanda na ang mga tourism stakeholder. As a matter of fact, there's a scheduled meeting also, convergence meeting with different agencies headed by the Baguio City Police Office. Kasi they will definitely be the manpower on the ground the whole duration of the long weekend. Maglalagay ang LGU ng karagdagang assistance desk at emergency unit sa mga sikat na pook pasyalan. Nakahanda na rin ang 911 Smart Command Center ng Baguio City sa anumang pangangailangan ng mga turista sa long weekend season. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga bisita, nananawagan sa mga turista ang otoridad ng disiplina at pagiging responsable, lalo na sa pagpapanatili ng kalinisan. Especially in terms of managing our own trash, no, kasi that's one thing that's difficult, no. It cannot be done by the government alone, no. It takes also everyone, no, to help. If we can keep our trash muna and then just throw them responsibly in proper trash bins, no. Pinag-iingat din nila ang mga turista sa scam at gumamit ng public transport para maging maluwag ang daloy ng trapiko. Nananatili namang operational ang Baguio Visita website para ma-verify ang mga lehitimong transient house at hotel sa City of Pines. Dante Gittu, para sa Bayan!